Hello guys, magko-comment lang ako dito dun sa sinabi ni Jipoy na pero nasa lahat na may sasabihin lang ako para kay Jipoy. No, be, kailangan mo mag-ingat, okay? Andito lang naman kami para sa iyo. Tsaka lahat ng mga sinasabi mo sa amin lang 'yan. Hindi na makakalabas yung iba. No, ingat ka lang palagi diyan. Hinahinay lang muna. Ito para sa iyo to, eh. No, hinahina lang muna kasi nga hindi naman natin kilala ko yung mga tao na no, alam mo yon, baka ginagamit ka lang o hindi mo alam. No, hindi mo kilala yung bawat isa. Kaya huwag muna masyado. Hinahinay lang. No. Kasi hindi naman ang tawag na sa iyo talaga ikaw si Madam Claudia. So wala na tayong choice kasi sila yung may hawak nung itatawag sa iyo. So tinuloy-tuloy na nila kahit na yung mga baguhan lang na hindi talaga nila kilala kung sino talaga si Madam Claudia. Eh sasabihin ni si Madam Claudia na dating dilawan, na nagsalita na ngayon, ganito-ganyan, binulgar na yung mga pinagagawa noon. No? Kahit na hindi nila kilala na encounter si Madam Claudia. So mahirap yung ganun, di ba? So kung totoo, sino may pangalan ka talagang totoo, pero at least kahit papano, no? Yun, bahala na. Basta ang importante, ingat ka lang. Kasi mahirap na yung, alam mo yun, hindi mo kilala yung mga tao eh. No. Para sa'yo yun, ingat ka palagi yan, dito lang nanay mo. Ngayon, sunod-sunod na yung tinatawag na karma dito sa mga ito. Kasi nga, nagkakabistuhan na. So, unang bangang nabisto nang dahil doon sa sinabi nung anak ni nakalimutan ko yung pangalan, anak ni Lugaw, na mga bayaran daw tayo daw doon sa Twitter ng mga DDS. No? Laki pa nga nung mga sinabi niya eh. Meron pa yung tag 13 to 15,000, 15 to 30,000 ang bayad. So, hindi naman namin kailangan na bayaran kami. Kasi nga, kung tutuusin, sa satisfaction lang makikita mo kung gaano kataas yung satisfactory na sa ano ng Pangulo, panahon ng COVID, panahon ng maraming angal. Pero, tingnan nyo yung satisfactory ngayon sa survey. 80%+. Si Lugaw, magkano ilan? 40% nagkukumahog pa rin. Alam nyo yun, kayong mga ulalo dyan. Ginagawa nyo lang naman, ikaw, Jubair, marami pa dyan, no? Pero mas maganda pangalanan talaga natin si Jubair, no? Itong si Jubair, yung mga iba dyan na mga bayaran, ang si Jubair lang naman kasi nasubaybayan lahat ng mga, ito ring mga nasa mababa na level na mga trolls nila, na lumalaban din yung mga keyboard warriors ng Twitter, no? Twitter warriors. Tsaka sa Facebook, pero sa Facebook talaga, mahina na ngayon sa Facebook. Nung panahon ng eleksyon hanggang 2017, yun malakas yun. Pero simula nung nagsilipata na doon sa Twitter, doon ang malaki. So per post noon, no, wala pa engagement noon, 50 pesos. Yung engagement nila, marami-rami yun, pagka lumaki. So, lahat ng mga sinasabi ni Bourbon, no, ni J-Poy, no, stop nyo na, tawagin ng, ano, actually, nagbago na yung tao, no. Ang tunay naman yan, hindi naman siya talaga si Madam Claudia. Yung Madam Claudia, may admin sila, isang grupo sila, hindi lang isang tao. No, may utak lang talaga siya na nagbibigay siya ng ano doon. Pero hindi naman siya talaga si Madam Claudia. Sinabi niya na sa akin na kung sino talaga si Madam Claudia. No. So may mga admin sila doon sa Madam Claudia na yon. No. Parang kay Itil Buba din, ganun. Kaso lang itong kay Jubair, no, ito si Og, yung may-ari ng Ogrilandia na to, no. Kahit anong gawin mo, Jubair, mas mainam pa, no, magbagong buhay ka na. Kasi nga, masakitin ka eh. Kaya ka nga nagkakaganyan eh. Sumaki, malinaw naman nun. Kung ano talaga mga pinagagawa mo. Alam mo yun? Kahit anong gawin nyo, presidente pa rin si Presidente Duterte, kahit pa
Kaso lang mga mukhang pera talaga kayo, pero lahat naman kayo kasi na mga naandyan sa mga dilawan, lalong-lalo na dyan sa Twitter. Pera lang naman talaga kailangan nyo para ano, trabaho, trabaho. Yun nga yun eh. Sabi ni Ginso. Diba? Patayin nyo na, no? Sa usapan nyo, patayin nyo yung konsensya nyo dahil trabaho lang ang ginagawa nyo. So, trabaho, walang konsensya. Kung may nakonsensya man, parehas kay Jipoy, you know, yun yung totoo. Kaso lang, no? Kaso lang, ayaw niyong tanggapin na nagsalita na yung tao. Dahil yung panahon na nanghihingi siya ng tulong sa inyo, no? At saka na hindi naman sa nanghihingi ng tulong yung tao. Panahon na kailangan niya ang tulong niyo. Iniwan niyo siya sa kawalan. Ngayon, ang sumalo sa kanya at nagbigay ng pag-asa niya ay ang mga DDS na sinisira niyo. Matagal na naman naming alam, 2015 pa lang, yung si Lueda Lewis na yan, si Gachiturina na yan, si Myra de Villa, kasi sila yung nasa dampi. Si Myra de Villa, ilan ang binayaran yan? Oh, si Myra de Villa nasaan? Nandun sa ibang bansa. Ilan ang binayaran? Mga Anador na, yung nag-block sa akin, Guillermina Arcelas Barido, Ruril Jaime, may isa pa na hindi ko yung pangalan na yon, pero ang pagkakaalam ko nakatanggap si Marok Sisi, Jing Lopez. Pero hindi na yung tutunay na pangalan. Yun na yung may siya bitbit na ngayon, itunay na yung pangalan. Oh, may listahan yun. Ipinakita ni Myra de Villa. Oh, hindi ba siya masasabi dun sa Bicol story na yon? Nang dahil kay Rodil Jaime na sinabi ni Rodil Jaime. Oh, tapos nung lumabas na, sabi ko, ilabas mo na sis, ilabas mo na yan para makita ng lahat na yung mga sinasabi ni Rodil Jaime, ginawa din naman niya. Oh, inilabas niya lahat ng listahan. Alam niyo, nakakashock talaga yung mga amount doon. Ang pinaka-hunter doon, si Maana Dornan. Next, Guillermina. Next, Rodil Jaime. Alam niyo yun? Ganun ang LP. Ganun ang grupo nila. Ganun kalakas pagdating sa pera. Ang tanong, bakit? Ano yung purpose niyo? Mag-move on na kasi kayo. Tanggapin niyo na yung katotohanan. Mahirap kasi sa inyo eh. Alam niyo naman na darating at darating yung time na sa inyo pa rin babalik at kayo pa rin yung magiging talo dun. Dahil hindi kami nakikinig sa inyo, hindi kami natatakot sa inyo, pati yung Pangulo hindi natatakot. Eh wala naman sumasama sa inyo pag nagrarally kayo. Sasabihin yung EDSA, kahit dinala niyo na nga si Tabaco, ay wala pang sumama eh. Inulan patuloy. Di ba? Ilan ang binayaran nyo nun para sumama? Umuwi pa dun si Lueda Lewis ng time na yun para sumama dun sa rally nyo. Huh? Alam nyo yun? Ako, medyo ano lang talaga pa rin ako kay Sas Rogando. Hindi nyo ako pwedeng bitbitin pagdating kay Sas Rogando na sabihin nyo magtiwala pa rin ako kay Sas Rogando. Hindi. Kasi hindi ko makakalimutan na yung best friend niya ay isang vice president. Ha? No, ng migrante Netherlands. Sino ang may hawak ng migrante, mga friends? Alam na natin 'yan kung sino, si Joe Masison. Mga anti-government. 'Yun yung sumisira sa pangulo. 'Yun ang nagpo-provide ng pera para magsulog ng AFG. Alam niyo ba 'yon? Oh, kaya hindi ko matatanggap si Sas Rogando kahit anong gawin ko sa sarili ko dahil nakikita ko nung time na sumasama pa yan siya doon kasama niya yung best friend niya. Mas naano ko pa si Thinking Pinoy. Pero hanggang dun lang yun. Dahil matalino talaga siya. Pero pagdating kay Sas Rogando, hindi nyo talaga ako makakaya. Mas mainang pantanggapin ko yung isang taong nagbalik loob. No? Tulad ni Bourbon. Kasi nga ang tingin ko talaga sa kanila, sinisiraan kasi sila nag-umpisa ng fake news na yan. Eh. Oo. Kaya kami din naman mga kuno na tuwang-tuwa din naman na kami na para sa presidente to. O sige, share. Tulad nung Nagalix, eh yun pala, gawa-gawa pala nila ni Sas Rogando yung iba. Tapos, kinlik naman nila ni Sas Rogando. Eh kami naman tanga, kinuha din namin, pinagmamalaki yung Nagalix. Yun pala, gawa-gawa lang pala yun. So, sinong ginagawang tanga? Eh di kami mga DDS. Ngayon, sino nabansagan na fake news? Kami.